Bago ang lahat, luma muna. Yung mga nababasa ko dati sa comment section tungkol sa mga players na mayroong malaking kontrata at para makapag-resume pa rin ang kanilang contention sa NBA at makakuha ng isang quality player ay sinasabing magpababa sila ng kontratang parang ginawa dati ni Tim Duncan at ni Dirk. Kahit itong si Kevin Durant nang pumunta ng Golden State, nagpababa rin siya. Si KD noong mga 2016, nung naging free agent siya, ay dapat magiging highest paid player noon after Carmelo Anthony, na si Kevin Durant dapat aabot ng $34 million pataas per year. Para ma-accommodate kasi siya ng Golden State, kailangan niyang magpababa sa $26 to $30 million per year. Si Chris Bosh at si LeBron, nung pumunta ng Miami Heat, kumuha din sila ng pay cut. Si LeBron dapat next line na kay Kobe pagdating sa may pinakamalaking kontrata noon. Ang kinuha niya $14 to $19 million per year. Marami din naman mga players talaga ang lumilipat ng ibang team sa mas mababang kontrata, pero para yon makapag-contend sa NBA Championship. Ang isa sa mga balita ngayon na parang may mali ay yung ginawa ni Harden. Dahil sa report ni Woj ay may investigasyon ngayon ng NBA kontra sa Philadelphia dahil sa nangyaring pay cut ni James Harden at yung pagkakasign ni PJ Tucker. Nung nakaraan, ang tinitingnan talagang meron tampering si PJ Tucker, pero ngayon, itong si James Harden na kung bakit siya nagpababa ng kontrata. Ang dapat talagang makukuha ni Harden kung susundin yung collective bargain agreement ay nasa at least $49 to $50 million pataas per year. Si Dirk at si Tim Duncan, nung nagpa-pay cut sila, meron pang rule noon na over 36, na ngayon ay binago na at ginawa ng over 38. Ang naging problema doon sa sitwasyon ng Philadelphia ayon sa report, kaya nagkaroon ng tampering. Bago pa lang mag-open yung free agency ay meron ng kasunduan ng Sixers at si Harden na magpapababa ng kontrata. Si Harden kasi going 34 years old na by August. Wala namang problema sa edad niya. Wala din problema or issue sa nagpababa siya ng kontrata. Ang nakikita doon ng NBA yung kasunduan di umano ng Sixers na magpapababa siya ng para makuha itong si PJ Tucker. Ang technicality kasi doon, free agent itong si James Harden dahil nga nag-decline siya ng kanyang player option na base pa sa CBA rule ay hindi pwedeng makipag-usap ang isang player sa isang team bago pumasok yung free agency market. Kaya nga parang tumagal pa yung discussion ng Sixers at yung kampo ni Harden. 1 plus 1 kontra kasi ang binigay talaga dito kay Harden. Mababa kaysa dapat niyang makuha. Pero papasok pa rin kasi yun ng early bird rights. Malaking kontrata dapat. Kaso nga lang shorter term. Bago pa lang yung pag-decline ni Harden, meron na kasing balita na si PJ Tucker ay lilipat ng Sixers. Hindi kasi ma-accommodate ng Philadelphia si PJ Tucker sa max mid-level exception kung hindi magpapababa ng kontrata si James Harden. Kaya ganun ang ginawa nila. Kapag napatunayan na ang Philadelphia at yung kampo ni Harden nagkaroon ng tampering kahit pa yung Sixers ang merong rights talaga kay James Harden ng free agency na pwede talaga siyang magkaroon ng kasunduan dito sa team, ang punishment na pwedeng ibigay ng NBA, monetary penalty, draft picks na aalisin sa kanila parang nangyari noong mga nakaraan, pwede pang ma-void yung kanilang mga free agency signee. Kasunod din ng report na yon ay may possible pang suspension sa mga players pero posibleng tanggalin yung mga free agency sign nila or suspendihin yung player na sinay nitong Philadelphia. Maalin man sa dalawa na yon dahil bibihira naman talaga yung players na sinususpend dahil nagkaroon ng tampering. Double whammy ang pwedeng mangyari dito sa Sixers dahil nga pwedeng mawala pa sa kanila si James Harden at itong si PJ Tucker ngayong taon dahil nga pwedeng ma-void yung kanilang mga signee. Bukod pa dyan na posible din silang mawala ng draft picks sa susunod na taon. Sa nakaraang 3 taon since pandemic season ay meron talaga mga tampering na nangyayari, patindi ng patindi kada taon. Mas obvious pa nga yung kay PJ Tucker kumpara kay James Harden. Pero mas obvious pa rin yung kay Jalen Bronson na hindi pa nga nag-uumpisa yung free agency. Naka-report na agad na pupunta siya ng Knicks na ngayon naman ay nasa investigation pa rin at medyo kakaiba din na hindi nagre-reklamo itong si Mark Cuban hanggang sa ngayon. Kaya time.